babaeng nagpakasal sa isang manika, nagkaanak pa, paano nga ba ito nangyari? Isang nakakawindam na istorya ng pag-ibig ang kumakalat ngayon sa social media. Matapos ma-inlove at pakasalan ng isang babae, ang isang life-size na manika. Ang nasabing netizen ay kinilalang si Mayrevon Moraes mula sa Brazil. Nakatagpo siya ng pag-ibig sa isang ragdoll na nagngangalang Marcelo. Plain pa ni Mayrevon na siya umano ay nabuntis ni Marcelo matapos ang kanilang pag-iisang tip-tip. Pero ang kanilang relasyon ay nauwi sa problema nang akusahan ni Mayrevon na ang kinakasama niyang manika ay nag-cheat sa kanya. Ayon sa mga pag-uulat, nakilala ng babae ang kanya umanong soulmate na manika matapos siyang magreklamo sa kanyang ina na matagal na siyang single at walang makasayaw sa mga party. Naawa ang kanyang ina kaya naisipan nitong gumawa ng manika mula sa mga retaso ng tela. Ito ang dahilan kaya't na love at first sight si Mayrevon at nauwi sa kasalan. Bilang isang vlogger na mayroong mahigit 600,000 followers sa TikTok, na ibabahagi nito sa kanyang mga videos ang kaganapan sa kanilang buhay. Na ibahagi nito na dinaluhan ng mahigit 250 katao ang seremonya ng kanilang kasal. Hindi nagtagal, sila ay nagkaanak at pinangalanan ito Marcelino na siya namang isinilang niya sa kanilang bahay sa tulong ng mga nurse at doktor. Sinabi rin nito na nakumpleto at sumaya ang kanyang buhay nang pakasalan niya si Marcelo. Ito raw ang pinapangarap niyang lalaki dahil ang manika ay hindi raw nakikipagtalo o nakikipag-away at palagi raw itong umiintindi sa kanyang ugali. Ibinahagi ni Mayrevon ang kanyang istorya online at kaagad itong nag-viral nang sabihin niyang, "I found out from a friend that she saw Marcelo going out to a motel with another woman while I was in the hospital for 3 nights with our son who had a virus. At first, I didn't believe it. But when I looked through his phone and saw the conversations which made me sure he was cheating." Saad nito, marami rin netizen ang nawindang sa ibinahagi ni Mayrevon dahil may insidente na rin daw noon na nagloko ang naturang manika kung saan may nakita siyang pink na tibak sa kanilang sahig. Tinanong niya si Marcelo kung sino ang may-ari pero hindi raw ito sumagot at agad natulog sa kanilang sala. Naisipan niyang palayasin si Marcelo pero hindi niya raw ito ginawa alang-alang sa kanilang mga anak. Pahayag niya, "The love I have for Marcelo made me forgive him, although not completely, but I don't think I could live without my husband." Sa kabilang banda, marami ang nagtataka kung paano nga kaya nangyayari ang ganitong klase ng sitwasyon. Ayon sa National Institutes of Health, si Mayrevon ay nakararanas ng isang kondisyon na tinatawag na objectophilia o romantic at sexual attraction sa isang bagay. Ang mga objectophiles gaya ni Mayrevon ay nadadevelop sa mas malalim na koneksyon sa mga specific na bagay, kagaya na lang ng kiilan na attracted sa mga tulay, trains, sasakyan, chandelier at balloons.